Hello po, magandang umaga sa inyo sa lahat na tagapagsubaybay ng aking channel sa YouTube at saka sa Reels. Ito po ngayon ang ipapakita ko sa inyo ay ang aming iron bamboo seedlings at ito rin ang pang second batch. Ayan, 100 din yan. So, ang pizza na ito ay nasa 27 ng July 2023. So, ito ay naka almost 3 weeks na sila kasi dumating ng ang first batch dumating ng 8 ng July. Anan. So gap nila ay 1 week lang. So pero ito ang mga malalaki na ito ay mabilis sila naka-recover. May konting namatay pero hindi gaano. So ngayon i-transfer na namin ito doon sa aming pagtataniman na lupa. So ngayon mahangin-hangin, wala gaanong araw at maganda ito mag-tanim. Kita nyo yung aming native bamboo nandyan sa background na yan ay malakas ang hangin at gumagalaw-galaw. So wala gaanong init sa ngayon. So doon namin itatanim banda sa aming lugar doon na nilinis na. Mamaya kukunan namin yan ng video doon. Yung sa may poultry houses na yon, doon kami magtatanim. Gamitin namin yan dahil sa ngayon, nakatiwangwang lang ang lupa. So, yan guys. At ipapakita namin sa inyo mamaya ang aming ginawa. So, take care. Yan lang ang sinasabi ko lagi na mag-ingat kayo at magawa kayo ng mga bagay na kapaki-pakinabang. So, 10 butas at nilagyan na rin namin ito ng chicken dung na makikita nyo. Nandito yan. Mga dati pa namin yan sa aming poultry. Kasi poultry itong kabilaan na building. So nilagay namin dyan at hahaluan pa namin ng buhangin mamaya. So ito ready na to at nandoon ang aming itatanim. At iwanan lang namin itong kamera habang nagtatrabaho kami para makita po ninyo ang aming ginagawa. So, sige guys, samahan nyo kami at itutuloy na namin itong pagtatanim ng iron bamboo. Okay. Ngayon nakatapos na kami, sandali lang. Siguro wala pa 3 minutes to. So ngayon mangbutas kami. Dito 3 meters, 3 and a half meters pala
ang distance. And then, ganun din, 3.5 meters ang aming distance ng bawat holes. So, iwanan na ko yan ang camera at panoorin nyo na lang habang nagtatanim or nagbubutas kami. Okay, ito na ang aking last dito and final say. Ito sa ngayon natapos na. Itong sa kanan, sa kanan ko banda, siguro sa inyo sa kaliwa yan, ay 10 yan na tinanim namin na punla. And then dito ay 12, 12. So that means a total of 20 to. So ito lang ang maiiwan ko. Mahirap ang paggawa natin kung ano man ang bagay na ating tatahakin. Pero kung natutuwa tayo ng ating mga ginagawa, ito ay parang simple lamang. Napapawisan kami dito sa farming, pero ang aming ultimate inspiration ay someday lalago ito ang aming kawayan na itinanim.
At doon ang aming happiness. Kapag nakita na namin na lumago ang aming itinanim, masisiyahan na kami. And then, yun ay hindi kayang pantayan ng pera. So, sabihin ko sa inyo na sa ating mga pangarap sa mundong ito, ay always tandaan natin na may kaakibat yan na paghihirap. Hindi yan simple na kung gustuhin mo ang isang bagay na mamunga, ay talagang sa akala sabihin ng iba is easy money lang. Or talagang paupo-upo lang. Walang ganyan sa mundong ito. Unless kung katulad tayo ni Mark Zuckerberg at ni Elon Musk, na talagang magaling ang team nila gumawa ng platform sa online. Pero hindi tayo ganun. Wala tayong ganun capacity. Ang atin lang is that kung anong aking nakahiligan, katulad yan sa farming. And then mayroon din akong kagustuhan sa aking sarili na video editing. Na actually sa 6 to 10 sa ngayon ay nag-aaral pa ako. Tutorial pa ako. Sa edad ko ba na 65 years old? Ang iba dyan is hindi na talaga mag-isip. Pero ang akin, ang mata lang ang aking iniinday. Kasi mahirap na, masakit sa mata sa, ang magtutok ng, sa screen. Pero dahil kagustuhan ko, ay talagang gusto kong matapos. So 5 days lang naman ito and then may matutunan talaga ako, rest assured. Dahil mabilis naman ako eh. Hindi naman ako pabagal-bagal lang na mag-aral. Mabilis naman ako kahit papano lang. So, ito lang ang ating tandaan. Walang easy money sa mundong ito. Lahat yan ay may kaakibat na paghihirap. Walang simple. At kung makarinig man kayo halimbawa nang nagsasabi na dito ay mabilis ang pera dito, mag-multiply, ay lumayo na kayo. Lumayo kayo sa harap niya dahil buang yun. Wala yun katotohanan ang sinasabi niya. Piki yun na tao. Huwag kang maniwala. Dahil nalalagpasan ko na lahat ang mga ganon na kalukuhan. Malaking pira ang ininvest ko rin noon at walang nangyari. Anyway, yun na nga, nagkamali na ako doon. So, yun ang sasabihin ko sa inyo na huwag kayong maniwala sa taong na nagsasalita sa inyo, nagkukonvince sa inyo na, ay, dito, madali ang pira. Wala nga ganyan eh, buang sila eh. So, ngayon, maniwala na kayo sa akin dahil dito ay tinuturuan ko kayo paano magpalago ng ating kalikasan. Tulungan natin dahil walang-wala na kalbo ng ating mga bundukin sa kapaligiran. Wala na talaga. Dito sa amin, puro mais na. Pero hindi sila nag-iisip na ang ating kalikasan ay naghihirap na. Eh, hindi ako katulad nila. Nag-iisip naman ako na balang araw, mawala din ako sa mundong ito. At rest assured na paramihin ko to ang aking mga puno. Hindi ko maisa-isa dito maipakita ko sa iyo yung aming mga prutas diyan, mga mangga na yan, 2016 pa itinanim ko, mga grafted yan na Guimaras mango at napakaganda. Ang joy ko ay hindi kaya pantayan ng pira. So yan lang po ang aking sasabihin sa inyo. Don't give up, never give up. Strive for your passion. Yung inyong kinasiyahan, kinatuwa nyo sa buhay ninyo, ay yun ay tutahan. Dahil ang ating employment, ang pagtatrabaho sa mga employer ay temporary lamang. The moment na magkaedad na kayo at dumating na kayo sa retire na kayo, ay wala na kayong makukuha sa kanila. Dahil kung magkaedad ka, sasabihin nila, sir, hindi na kami nag-hire. Ganun ang sa amin sa mga OFWs. Hindi kami nag-hire ng ganitong edad. Ay katotohanan yan. That is reality. So ngayon, sabihin ko sa inyo, keep that money habang nagtatrabaho pa kayo. Keep your money and then invest on something na mapakinabangan nyo sa huli. So yun lang po. Bibigyan ko kayo ng update dito. Mahaba-haba pa ito. Kung buhay lang ako. Okay, take care guys. God bless po sa inyong lahat. Bye.